Hello and what's up mga ka-brainy? Magandang araw, magandang tanghal at magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta kayo? Welcome back to my YouTube channel. Bago ako magsimula, gusto ko munang pasalamatan ang mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para makatanggap ng latest updates kapag may bagong akong upload na video. Dahil mahaba-haba ng lockdown at marami na sa atin ang nagiging health conscious, naisipan kong pag-usapan sa vlog na ito ang tungkol sa isang pagkain na hindi nawawala sa pagkainan natin mga Pilipino. At yan ang kanin. Tama ka dyan, ka-brainy. Pag-uusapan natin ngayon ang mga health benefits na meron sa white rice. So napakaraming klase ng bigas meron sa Pilipinas, pero magpo-focus tayo sa white rice. Alam naman natin, merong brown rice, may black rice, at may red rice. Pero tayo mga Pilipino, mahilig at kalimitan natin kinakain ay ang white rice. So ano-ano ba ang mga benepisyo na meron sa pagkain ng white rice? At yan ang pag-uusapan natin mga ka-brainy. Merong anim na pangunahing benepisyo ang pagkain ng kanin. At una na dyan ay ang pagiging cholesterol free nito. Ibig sabihin, wala itong taglay na harmful fats, cholesterol at sodium. At nakakatulong ito para sa isang balancing dieta. At dahil din dito, natutulungan ang katawan upang malabanan o maiwasan ang obesity at anumang kondisyon na may kinalaman sa labis na pagtaba ng ating katawan. Pangalawa sa mga benepisyong ito ay iniiwasan at pinapagaling nito ang anumang gastrointestinal distress tulad ng diarrhea, colitis at morning sickness. So dahil ang kanin ay merong mababang fiber content, nakakatulong ito para maiwasan at gamutin ang mga ganitong klaseng sakit or gastrointestinal distress na meron sa katawan ng tao. At bago tayo magpatuloy mga ka-brainy, konting trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang International Rice Research Institute ay matatagpuan dito sa Pilipinas? Tama yan, ka-brainy. Noong nagsimula ang institute nito noong 1960, pinili nito na magkaroon ng headquarters dito sa Pilipinas. At ito ay matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Sinasabing meron itong 1,300 empleyado at kinikater nito ang halos 17 bansa. O, di ba ang galing? Pangatlo sa mga benepisyo ng pagkain ng kanin ay mainam ito para sa ating puso. So dahil cholesterol free ang kanin, napapababa nito ang cholesterol level ng ating katawan. At meron din itong tagline na powerful antioxidants na nakakatulong upang masigurado natin na merong panlaban ng ating puso sa anumang heart-related diseases. Dumako naman tayo sa pang-apat na benepisyo ng pagkain ng kanin mga ka-brainy. Nakakatulong ito para sa maayos sa digestion at naiiwasan ng ating katawan ng pagkaroon ng constipation. Ang protina sa kanin ay mas mabilis na ma-absorb ng katawan natin kumpara sa ibang klase ng kanin. At dahil mabilis ito ma-digest, tutulungan din ang katawan natin na magkaroon ng mainam at maayos na pagdaloy ng pagdumi. Nasa panglimang benepisyo na tayo ng kanin mga ka-brainy. At dahil cholesterol free at mabilis ma-digest ang kanin, mainam itong source ng energy para sa ating katawan. Meron itong tagline na simpleng carbohydrates. At ang carbohydrates na ito ay mabilis na nako-convert ng ating katawan para maging isang enerhiya. Tama yan, ka-brainy. At ang enerhiyang ito ay ginagamit naman ng ating katawan upang makatulong na mapalakas ang ating immune system at ang ating metabolism. Nasa pang-anim na tayo ng benepisyo ng pagkain ng kanin, mga ka-brainy. At ang pagkain ng kanin ay nakakatulong para sa muscle growth. Tama yan. Meron itong tagline amino acids na nakakatulong para mas mapabilis ang pag-develop ng ating muscle at pag-repair ng mga cells. Kaya nga mainam ang kanin para sa mga ka-brainy natin mga vegans and vegetarians na gusto mo mapanatili ang maayos nilang pangatawan. Alright mga ka-brainy, so yan ang anim sa pangunahing benepisyo na makukuha ng ating katawan sa pagkain ng kanin. Pero lagi natin tatandaan na lahat ng sobra ay masama. Mainam lamang mga benepisyo ito sa tamang pagkonsumo. Tama. And that's it for today's video mga ka-brainy. Maraming salamat. And again, huwag natin kalimutan mag-subscribe and click ang bell button.